O partner, may pet ka ba sa inyong bahay? Nung dati matagal na yung partner, hindi ako mag-alaga ng mga kalapate. Wow. Tapos lumipad eh. Oo. Dito tong kalapate yan, tapos talaga lumipad. Kaya lang laging nadadagit, laging nawawala, naliligaw. Oo. Kami rin eh, dati. May na parot tsaka aso, pero ngayon busy na kayo, hindi na maalagaan. Talaga? Pero alam mo ba, partner, bukod sa mga aso, pusa, yan, yung mga mahilig nating mga alagaan, patok din pala silang pet lover, ang iba pang mga exotic na alaga. Partner, believe it or not. Ano? Eto. Sa maniwala ako sa hindi, in Tagalog. Maski pala ipis, pwedeng alagaan. What? Talaga? Eto, silipin natin ang balita natin ni Athena Imperial. Pinagkaguluhan sa isang pet fair sa Quezon City ang mga exotic pet. Tulad ng mga alaga ni Tyrone, na ball python, African spurred tortoise, leopard gecko, mga daga tulad ng Arabian spiny mouse, degu, at fat-tailed gerbil, at Asian forest scorpion. Actually, mahirap siya eh, lalo na sa mga pagkain. Pero sa pag-aalaga naman sa kanila, ganun pa rin. Basic pa rin is yung dapat mahalin at yun nga, alagaan mong mabuti ang alaga mo. Paalaala ni Tyrone, dapat kumuha ng mga aalaga ang exotic animals sa DENR registered breeders. Tampok din ang mga hedgehog sa pet fair. Patok ang mga pet na ito dahil sa kakayahan nilang magbaluktot ng katawan hanggang sa maging parang bola ang kanilang hugis. Si Aris Estanislao naman, kinahiligan ng mag-alaga at mag-breed ng mga silky chicken. Mga mamahaling manok na nagkakahalaga mula 1,000 hanggang 2,000 pesos. Ano, bale yung feathers niya, silkid. Yung ganyan, parang balahibo lang. Tapos, yung toes nila, lima imbis na apat lang. Tapos, feathered pati yung paa. Parang talagang balbol, parang gano'n. Madagascar hissing cockroach at tarantula naman ang mga alaga ni Norman. Nainganyo ako mag-alaga ng tarantula kasi nakita ko yung mga friends ko. Available naman siya sa market dito sa Philippines, locally bred na rin sila. Na isipan ko na mag-alaga rin. Itong ibis na to, Madagascar hissing cockroach po ito. Kung mapapansin nyo, kung hawak ko siya, magsasalit. Nag-iis siya eh. Gumaganan siya. Pinapakain ko sa kanya, apple tsaka oatmeal. Paalaala ni Norman, importanteng mag-research ng mabuti tungkol sa mga exotic animals na balak alagaan, lalo na kung venomous o may laso ng hayop upang maiwasan ang disgrasya. Athena Imperial, GMA News.